Sa pagtatanim natin mga kamangyan, ay ilulubog lang natin itong isang node. Yan. Itong dito ay kailangan nakalitaw itong isa para dito sila tutubo. Ito naman ang pag-uugatan, itong isang node. Dito lalabas ang ugat. Dapat ay magandang umaga mga kamangyan. Nandito tayo sa mga tanim natin na Madrid de Agua sa dating kulungan ng ating mga alagang baboy. Ito na ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Ang gaganda ng mga dahon at malalapad, malaki pa sa aking kamay. Ang sikreto natin dyan mga kamangyan kung bakit magaganda ang ating mga tanim na Madrid de Agua, nilalagyan natin yan ng dumi ng ating mga alagang baboy. Yung mga nakukuha nating dumi sa kulungan ng ating mga alagang baboy ay dito natin nilalagay. Ginagawa natin na fertilizer ng ating mga tanim na Madrid de Agua. At dahil tag-ulan na ngayon, magtatanim tayo nitong Madrid de Agua doon sa bagong kulungan ng ating mga alagang baboy. Kailangan na nating paramihin itong ating mga tanim na Madrid de Agua dahil dumadami na rin ang ating mga alagang baboy. Yung magugulang lang na puno ang ating kukunin para itanim doon sa bagong kulungan ng ating mga alagang baboy. Ito namang Madrid de Agua ay mabilis lang padamihin. Tulad nito, isang puno lang yan mga kamangyan. Dito natin hinarvest nung gumulang na ang kanyang puno. Nag-iwan lang tayo ng isang node para doon lalabas ang susunod na suwi niya o tubo. Tulad nito, hinarvestan din natin. May suwi na siya o may tubo. Yung isang node na iniwan natin ay tumubo ng dalawang puno ng Madrid de Agua. Nakailang harvest na rin tayo dito, kaya marami na ang tumubo sa kanyang puno. Ganyan kabilis magparami ng ating mga tanim na Madrid de Agua. Habang hinaharvest mo kasi ito, ay lalo naman siyang dumadami. Tulad din itong isa, yung isang puno ay dumami na rin. Ito rin mga kamangyan, marami na siyang sanga, pero isa lang ang puno niyan. So, tingnan nyo ang gaganda. Pero hindi pa natin siya pwedeng harbisan. Yung ganito na kagulang na puno ang pwede na nating harbisin at itanim. Mag-iiwan lang ulit tayo ng isang node para doon tutubo ang susunod na puno niya. Kailangan ay yung magulang lang na puno ang ating kukunin mga kamangyan. Huwag kayong kukuha ng mura pa dahil malalanta lang ito kapag inyong itinanim na. Masasayang lang ang inyong pagtanim at sayang din ang inyong hinarvest dahil marami pa kayong cuttings na makukuha doon. Ang ginagawa natin dito mga kamangyan, kapag magulang na ang puno at nakikita na natin na marami na tayong makukuha na cuttings para itanim, ay naharvest na natin. Nang sa ganun, yung pinagharbisan ay tutubo ulit at dadami. Bukod doon, yung cuttings na nakuha natin na ating itatanim ay tutubo na rin. Mabilis tayong makapadami ng ating tanim na Madrid de Agua at maturuan agad natin na kumain ng Madrid de Agua ang ating mga alagang baboy. Ang iba naman na ginagawa nila sa kanilang tanim na Madrid de Agua ay pinapalaki nila tulad ng isang punong kahoy. Pwede rin naman yung ganun mga kamangyan. Kapag napalaki nyo na tulad ng isang punong kahoy, ay mas dadami ang kanyang sanga. Marami rin kayong ma-harvest para pang tanim. Yun nga lang, ay matagal nyo pa siyang ma-harvest dahil papalakihin nyo pa ito ng tulad ng isang puno. Aabot pa ng 3 taon para lumaki ito tulad ng isang puno. Hindi rin pwede na magkakadikit ang pagkakatanim nito dahil pangit naman kung magkakadikit, lalo kung maging puno na ito. Pero sa paraan natin ay pwede ang magkakadikit na pagkakatanim nito dahil inharvest agad natin kapag lumaki na at lumampas na sa atin. Ang plano naman natin dito sa ating tanim na Madrid de Agua, kaya magkakadikit ang ating pagkakatanim, ay maparami natin para every week ay may part na naharbisan tayo.
bago natin maubos ng harvest yung mga tanim natin na Madrid de Agua, ay may part naman na tumutubo na at haharvestan ulit. Ganyan karami ang ating nakuha sa 4 na puno lang ng Madrid de Agua. Sa susunod na haharvestan ulit natin ang puno na pinagkunan nito, ay mas marami pa dyan ang ating makukuha ulit. Dalhin na natin mga kamangyan doon sa bago nating babuyan. Yan na, nadala na natin dito sa bago nating babuyan. Dito tayo gagawa ng cuttings nitong ating Madrid de Agua. Tatanggalin lang muna natin itong mga dahon niya pang pakain natin sa ating mga alagang baboy. Sa part na malalambot ay pwede tayong gumamit ng gunting. Pero sa matitigas na part tulad ng sanga ay ginagamitan na natin ito ng lagaring bakal. Maganda kasi ang pagkakaputol kapag yan ang ating ginamit. Hindi tayo gumagamit ng itak dahil nasisira ito, nabibiyak. Yung mga sanga naman na matigas na at magulang ay pwede rin nating itanim. Sa mga hindi pa nakakaalam kung para saan itong Madrid de Agua, mga kamangyan, ito ay magandang ipakain sa ating mga alagang hayop tulad ng baboy, manok, kambing, bibi, rabbit at isda. May mga paraan lang kung paano ito ipakain at ibigay sa ating mga alagang hayop. Maganda itong pamalit sa binibigay natin na feeds para sa ating mga alaga. Nakakatipid na tayo sa gastos sa pambili natin ng pagkain na feeds sa ating mga alaga. Marami pang nutrients ang kanilang nakukuha tulad ng protein, fiber, fat, calcium at phosphorus. Nakakapagpabos ito ng resistensya ng ating mga alaga. Kapag may sakit o matamlay ang iyong alaga, bigyan mo lang nitong Madrid de Agua ay kakain na ito. Sa pagpapakain naman nitong Madrid de Agua, mga kamangyan, pwede nyong ibigay ng diretso simula pagka-harvest. Or kung marami naman ang inyong tanim na Madrid de Agua at marami rin ang inyong na-harvest, pwede rin na i-ferment nyo ito. Tatadtarin nyo lang at ilalagay nyo sa isang malinis na lagayan at lalagyan nyo ng molasses. Kapag tinakpan nyo na, dapat ay walang singaw ito. Pagka 21 days ay pwede nyo nang ibigay sa inyong mga alaga pamalit sa binibili nyong feeds. Yan na ang nakuha nating mga dahon na pwedeng ipakain sa ating mga alagang baboy. Ito naman ang mga magugulang na puno na ating itatanim. Gagawin nating cuttings. Gagawin na nating cuttings, mga kamangyan. Kapag malalayo ang node, sa isang cuttings ay 2 node ang ating kailangan. Pero kapag malalapit ang node, ay pwedeng gawin nating 3 or 4. Depende na po sa inyo, mga kamangyan, kung ilang node ang gusto nyong gawin. Mas marami lang ang makukuha nating cuttings kung 2 node lang ang ating gagawin. Kaya sa isang puno ng Madrid de Agua na ating nakuha ay marami tayong maiitanim. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79,
bumibenta sa online. 10 piso ang isang cuttings. Kaya
ang presyo nito kung bibili natin sa online, aabot ng 550. Ito lahat plus babayaran pa natin ang shipping fee. Kaya mas maganda na may tanim tayo na kahit ilang puno lang, para kapag lumaki na siya at pwede nang itanim ay may mapagkukuna na tayo ng pantanim. Dito natin itatanim ang ating mga nakuhang cuttings dito sa gilid na to, hanggang doon sa kabila, sa kabilang gilid, kasi doon banda hindi na muna natin tataniman, baka magdagdag tayo ng kulungan ng baboy para sa ating mga inahin. Ito, mayroon na tayong natanim din dito. Yan, isang hilera. Magkakadikit lang ang pagkakatanim natin. Yan. Para hindi sayang ang space. Marami tayong maitanim. Hanggang dito, nataniman na rin natin. Ito, hanggang doon. Dito, nagtanim na rin tayo dito sa kabila. Ito, mga kamangyan. Ito. Ganun din ang pagkakatanim natin. Magkakadikit lang rin. Nasa 1 week na simula ng atin itong itanim. Kaya mayroon na rin siyang tubo. Ayan. Tatanggalin lang muna natin itong hagwire dito sa pagtataniman natin ng Madrid de Agua cuttings. Sa pagtatanim natin, mga kamangyan, ay ilulubog lang natin itong isang node. Ayan. Itong dito ay kailangan nakalitaw itong isa, para dito sila tutubo. Ito naman ang pag-uugatan, itong isang node. Dito lalabas ang ugat. Dapat ay hindi kayo magkamali. Baka yung may tanim nyo ay yung nasa taas, hindi siya tutubo. Yan, ganito lang mga kamangyan. Yan. Ganyan lang, kaya mas maganda talaga magtanim kapag maulan na. Mas madali magtanim. Sa pagtatanim nitong Madrid de Agua cuttings, mga kamangyan, pwede nyong gawin ang direct planting tulad dito sa ginagawa kong pagtatanim. Pagkatapos nyo itong maharvest at magawang cuttings, ay pwede nyo nang itanim. Itutusok nyo lang ito sa lupa, pero dapat ang gantong paraan ng pagtatanim ay ginagawa nyo tuwing tag-ulan, para mabilis na tumubo ang cuttings na inyong itinanim. Huwag nyo itong gagawin sa tag-init dahil malalanta lang ito o mamamatay. May chance rin na mabubuhay ito, pero kailangan nyong diligan araw-araw. Hindi tulad kapag tag-ulan, kapag naitanim nyo na at hahayaan nyo na lang ay tutubo na ito ng kusa. Ang isa pang paraan ng pagtatanim nitong Madrid de Agua cuttings ay itatanim nyo siya sa black bag. Ginagawa naman ang paraan na yan kapag tag-init, kaya didiligan nyo pa rin ito araw-araw. Mas madali lang tumubo ang Madrid de Agua cuttings kapag nakatanim ito sa black bag kapag tag-init. Kung naitanim nyo na ito sa black bag, ay kailangan rin na ilagay nyo ito sa malilim na lugar, yung hindi naiinitan ng araw sa tanghali. Naitanim na natin lahat ng 55 pieces na cuttings. Kapag tumubo na yan at pwede nang harbisin, ay madali lang natin maibibigay sa ating mga alagang baboy, dahil dito lang rin sa area ng ating babuyan natin tinanim. Ibigay na natin ang ating mga Madrid de Agua sa ating mga alagang biik. Gustong gusto ng ating mga alagang biik ang Madrid de Agua. Itong mga Madrid de Agua natin ay binibigay lang natin sa tanghali pang merienda nila. Dahil kakaunti pa lang ang ating tanim na Madrid de Agua, kailangan pa nating magparami para pwede na nating ihalo sa kanilang pagkain at makapag-ferment na rin tayo. Yan mga kamangyan, sana ay nakatulong ako at nakapagbigay ng idea
sa mga bago pa lang at nagpaplanong mag-alaga na ang native na baboy. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming maraming salamat po. Sa mga subscriber at silent viewer, marami pong salamat. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na pakilike, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan! Happy farming! Bye-bye!